patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. At home with GMA Regional TV. Madayaw na buntag mga kapuso all over Mindanao. Og, thank God it's Friday! Atong kamustahon atong mga kapuso din ha sa Bislig City ug Tandag City sa Surigao del Sur Province. Say may buntag! Mayong buntag sab Jill, kamustahon sab nato ang atong mga kapuso sa Valencia City ug Malaybalay City sa Bukidnon Province. Karong Friday morning mga kapuso, atong siren ang journey sa usa ka drone pilot dinhi sa Cagayan de Oro City, si Dan Pacquiao. Samtang say atong kakuhaan og inspirasyon ang istorya sa nabawenyong mao'y nag-top 10 sa November 2020 Physician Licensure Examination. Atong makauban unya taod-taod si Dr. Christian John Capirig. Ug sa Bistok, makauban at senior resi ang newest kapuso artist, Khalil Ramos. Aron atong mas mabati ang diwa ng Kapaskuhan, atong sugdan ang atong matag buntag pinaagi sa isang puso ngayong Pasko, Caroling Challenge. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Isang puso, ngayong Pasko, nagmamahal ang totoo. Isang puso, ikaw at ako, nagkakaisa tayo. Isang puso, ngayong Pasko, para sa Pilipino. Isang puso, ngayong Pasko, oh, oh. Isang puso, mga kapuso, aron madungugsab sa tibuok Mindanao ang inyong tingog. I-video lang ninyo ang inyong pagkanta sa chorus sa GMA Network's Christmas Station ID 2020 ug i-message kini sa Facebook page sa At Home with GMA Regional TV. Join na mga kapuso! Mga kapuso, dili gayud mawala kanato mga Pinoy ang pagkuha o mga photos o videos labi na sa mga maanindot nga talan-awon. Gani, nauso na ang selfie, groovy ug ang vlogging. Apan, sagad mas ma-appreciate gayod nato ang kanindot sa lugar kung naka-aerial shot kini. Ug subay ni Ana, karong buntaga, atong siren ang journey sa usa ka kagayanon drone pilot nga si Dan Pacquiao. Sir Dan, mayong buntag ug dayon sa At Home GMA Regional TV. Kamusta sir? Mayong buntag mga kapuso. Mayong buntag Sir Rel. Sir, kanus aba ka nagsugod nga mag-explore sa photography and videography ug ang paggamit og drone para mag-capture og photos og record og videos? Sa photography og videography, nagsugod ko mga 2010 pa lang, hilig na ko magkuha og picture and video. Pero nakita na ko nga medyo limited na kayo ang kanang DSLR. So nag-explore ko sa drone aerial photography or videography way back 2016. That was 4 years ago as a hobby lang. Tapos karon nahimo na pud siyang hobby, partly nga business na pud nako siya. Sir, niagi pud ba ka og trainings aron sa paggamit kining drone? Oo, naa ko yung mga trainings, mga certifications nga giagian before ko nag touch jud sa drone. Kay I think lisod man jud kayo siya nga pag-operate sa sugod pa lang. So nag-agi kog mga online class na ko yung mga courses ang gipang-agian o patkabuok.
And then na-certified ko ato nga mga course before ko nag-subod jud sa drone photography o videography way back 2016. Sir, para sa imo, unsa ba ang advantage sa paggamit og drone sa pagkuha og mga footage? Ang sa drone, natay natay different perspective sa pagkuha og aerial compared sa kung naa lang ka sa ubos. Kay kung tanaw ka sa taas, makita dai nimo ang tibuok nga lugar nga mas gwapo dai siya tanawon sa taas. Usahay sa eroplano lang nato na siya makita nga makita nato ang syudad o ang mga buildings. But kung magamit kag drones nowadays, di na ta kailangan maggamit og helicopter or airplane para mag-capture ta og mga shots sa taas. Unsa ba ang imong goal, sir, sa pag-share sab sa mga kuhang drone footage sa social media? Gusto na ko i-promote ang atoang tourism pod sa lahi-lahi nga lugar sa Pilipinas nga maamong nakuhaan og mga aerial shots nga para ma-promote namo ang lugar nga guwapo dai siya tan-aon as a whole nga mga tourist spots, mga resorts, mga syudad. E para ma-promote po siya sa other places sa Philippines and sa other countries po, makita po nila nga, uy, guwapo man dai ng Pilipinas, daghan man dai mga nindot nga mga lugar nga maadtuan. Sir, gawa sa mga nindot nga lugar sa Northern Mindanao nga ginakuhaan nimo og drone footage, unsa pa ba ang mga panghitabo nga ang inyong ginagamit kini nga drone? Naabot ay aerial survey kanang makita nato kung kumusta na ang kayutaan sa bukid, mga inana, pwede po siya magamit for emergency response. Example na ay baha, makita nato kung naat na mga tao dito nga pwede nato i-rescue. So daghan siya mga benefits ang aerial drone compared sa kung magtanaw lang ka sa ubos, makita ni mo dun ang tibuok nga lugar kung magamit kag aerials. How about sa mga events, sir, sama sa kasal, prenup, posible ba nga magamit po ta og drone shots? Yes, karon ginagamit na ang drones sa mga kasal, kanang sa among recent nga activity ron sa Divine Mercy last Sunday. Nay, Solemnity of Christ the King, nagamit pud mi og drone para makita namo unsa kadaghan ang nagparticipate atong event as a whole, kay open grounds man siya. So, kana siya isa na siya sa advantage nga makita nimo ang event nga daghan dai tao nag-join, kay makita man siya sa taas. Unsa ba nga mga lugar, sir, ang inyong nakuhaan og drone footage nga naamoy mga bag-ong na discover nga dili makita sa naandang pamaagi sa pag-capture og photo og video? Isa sa akong among recent nga nakuhaan is kanang dalan bitaw gikan sa Bukidnon paingon Cagayan, kanang Mangima Road. Kung tanawon nimo moagi ka dala, murag malipong ka, pero kung tanawon nimo sa taas, makita nimo nga grabe man dyan yung zigzag. Muna siyang ginatawag nga zigzag road sa Bukidnon, kay makita po nimo nga ay lahi din na siya. Mode yung nga kakalipong ko ani nga dalan, kay zigzag-zigzag dahi siya. Sir, isip po sa ka-drone pilot, no? Unsa ba ang mga important things to remember sa paggamit o drone sa photography o videography? Number one, akong ma-suggest is katong safety, jud. Number one is safety. Natay mga rules sa kaap nga i-follow. Dili, bawal mapalupad doon sa airport. Bawal mapalupad doon sa military base. Mga inanang rules. And bawal po magpalupad on top of people. So, very important nga, before ta magpalupad og drone, kabalo ta sa mga basic rules kung saon pag, unsa ang pwede buhaton o unsa ang bawal nga buhaton kung maggamit og drone. Dagan kayong salamat, Sir Dan, sa imong oras o higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV o amping permi, sir. Salamat, Sir Ariel. May buntag, mga kapuso. Salamat. Chillax lang, mga kapuso. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best luck tayo, mga kapuso. Kauban si attorney Resi Rizada. Resi! Dagan
daghang salamat, Arjo. Maayong buntag, mga kapuso. Welcome to Bistok. Kadumutaga atong makauban ang usa ka talented artist, creative director ug usa sa mga bagong kapuso actors. Wala lain kundi si Khalil Ramos. Maayong buntag, Khalil, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you? Maayong buntag din, attorney, at sa lahat ng kapuso na nanonood ngayon. Maayong buntag. Ako po si Khalil Ramos and I'm very happy to be here right now talking in front of everyone from Mindanao. Maraming salamat sa support at sa mailig yung pagtanggap sa akin. Nako, it's our honor and we're very happy that you're on to a new adventure, Khalil. Welcome to the Kapuso Network. Gaano kasaya naman na ngayon ay isa ka ng kapuso? Salamat, salamat. Well, sobrang overwhelming siya hanggang ngayon. Iba pa rin yung pakiramdam. I feel very overwhelmed. Para akong lumulutang sa sobrang saya. Yung welcome talaga nila sa akin. They showed nothing but pagmamahal at sobrang bait nilang lahat sa akin. At sobrang thankful lang talaga ako for everyone at GMA and Artist Center for the welcome. We know that you're not just good in acting, you have all this artistic and creativity skills na on a different level. And after having done so many films and shows, kakaibang Khalil Ramos ba ang makikita namin ngayon sa television? They could expect me to be taking on really the path of being a serious actor. Mas magpo-focus ako sa pag-aarte. So with GMA and I was able to communicate it to them na rin na I'm super game, no? Kung ano yung mga bago nating ideas and acting pieces that you would want me to take on. I'm definitely up for the challenge. That's what I'm seeking ngayon. Your drive and your passion to learn is really admirable, Khalil. But eto, mensahe mo sa lahat ng ating mga kapuso all over Mindanao, lalo na mga fans mo na patuloy pa rin sumusuporta now that you are with GMA. Yes, sa lahat ng mga kapuso at ang mga supporters ko sa Mindanao, maayong buntag po. Maraming salamat po talaga sa lahat ng suporta nyo. Laging every time pagka pupunta ako ng Mindanao, sobrang grabe ang pag-welcome nyo parati sa akin even though maraming beses na ako nakapunta sa iba't ibang lugar ng Mindanao. I would always feel the love over there and I can't wait to go back. I can't wait to see everyone again now that I'm a kapuso. Hopefully soon, pagka meron ng mga mall shows or mga events ang Kapuso Network dyan, ay makasama ako doon at magkita-kita tayo ulit. Lagi po tayo mag-iingat at always stay safe. Lagi po nating pagpahalaga ng kalusugan natin. And yun, mahal na mahal ko po kayong lahat. Thank you ulit. Maraming salamat po. And abangan niyo po ang mga projects ko sa GMA Network. Nagkadaiyang salamat, Khalil, and we really look forward to seeing you here in Mindanao. We wish you all the best. Maraming salamat. Thank you also to At Home with GMA Regional TV. It's a pleasure to be here. So ulitin, salamat. And that was Kapusong Khalil Ramos. Daghang gyudtang dapat atangan kay Kapusong Khalil. Maunang tutok lang mga kapuso. Kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, atong siren ang istorya sa likod sa kalampusan sa Top 10 sa November 2020 Physician Licensure Examination. Ang dabawenyong si Dr. Christian Jan Kapirig. Dr. Christian, congratulations! Good morning o welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na, Doc? May buntag, Jill. May buntag sa atong mga kapuso. Okay lang ko, sir. Currently, relax lang ko a bit before ko magsabak sa mga future challenges na to as physician. Good to hear, Doc. Relax lang yun bago banat na po sa trabaho for the next few days. Oh, yes, sir. Doc, unang-una, childhood dream ba yun mo nga maging usa ka doktor? Actually, dili pa yun na siya ako ang childhood dream. It was part sa ako ang pagdula-dula before na maging doktor. Pero dili yun na ako ang main goal or main dream dati. Kaya dati gusto na ako maging kapareha sa akong sister, which is maging engineer. But katong nag-high school ko, marag dito na ako na-realize na gusto jud ko mag-doktor. So, moto, nag-set ako goal by high school na maging doktor jud ko.
Dok, gikan pa katong estudyante pa ka hangtod na sa review. Unsa ba imuhang study habits? Since college, parang naka-establish ako sa ako ang study habits kay ang training na mo sa among pre-med is geared towards preparation jud for medicine. Ideally, dapat balance yung mga schedule, makaspend time pud ka with your friends, with your family, and napud kay time sa mga studies. So, what I do before is nag-set kog schedule for the day. Dili kay ko mahilig schedule for the week or for the month. Nag-follow lang ko kung unsa ang schedule sa school or kung unsa ba ang schedule sa moang professor. Pero akong gina-make sure na ako'y plan for the day, kung na ako'y ma-achieve for the day, and dapat at least man lang 50% ato ma-achieve na ako. So moto, akong prepare akong pag-study ato during those times. Doc, during the examination, adaw pagsulay, nagyatubang inyohang pamilya. Can you please share with us kung unsa to, Doc? Actually, ang the most challenging part during my preparations sa akong med school is during the examination days itself. Kay on the night before sa akong last exam, kay 4 days man mo exam, so the night before the last day, kay giatake og high blood akong mama, so I have to rush her to the hospital. So gikan pa ko ato exam araw na human kog 4 p.m. then pag 5 marag na siya symptoms na marag ina-attack siya, so I have to bring her to the hospital. So since both of my parents kay senior citizens man sila, so ako jud ang primary responsible sa ila. Dog, naga-aim or expect jud baka nga masulod sa top 10 sa physician licensure examination? Dili jud ko naga-aim na mag top ko, but ako ang mindset lang jud is to do best whatever I can. Akong gusto lang jud is makapasa. And wala jud ko nag-expect na nag-top ko sa boards, kay ay nalisudan jud ko sa amo ang exam. Pagawas na ako sa examination room, kay ingon jud ko nagamay la akong sure na answers. So ginabilang bilang man ako na kung pila akong sure, so mga less than 50 ra akong sure. So mo na unexpected kayo ang tanan, and but still I'm very thankful na gihatag ni na blessing ni Lord sa kuwa. Dok, kay lagi being the top 10 sa physician licensure examination, karon dok, unsa ba'y plano ni Dr. Christian? For the short-term plan, I plan to work as a physician sa mga, kung gusto jud is sa mga primary care hospitals, because gusto na ko mag-serve sa mga underserved na mga communities, sa mga underserved na health facilities, and as a response to the pandemic today, I am open for being part of the COVID personnel na pwede mag-handle ano na mga cases. And for my long-term plan is I plan to train specialization, so mag-specialize ko in the future. Ako ang gusto jud is internal medicine na field, so kana ako mga plans karon. And at the same time po, sir, plan po na ako mag-teach sa DMSF kung asa ko nag-graduate, because of my return of service. Napod ko yung return of service kay scholar man ko sa ako ang alma mater. Dok, daghan kayo ang nangandoy nga mahimong doktor. Sama na lang nako, bitaw. Pero nag-alangan kay lagi mo ragasto man kaayo. Pero sa yung experience, Dok, paunsa ba nimo na itawid ang med school? I think the most important thing, Jud, before entering the path of becoming a physician or kung gusto jud kaming doctor, is to ask yourself if gusto ba jud nimo ni na path. Because the path that you're going to take is a very difficult path. Daghan kay kag problems na i-face, daghan kay kag challenges. It will question your capabilities. Daghan kay ka ma-face na failure. Imong finances jud na maka-challenge po siya sa finances, especially sa imong parents or kung kinsa nagapaskwela sa inyo, ha. So make sure that you are really determined na kana jud imo hang gusto. Dapat dili ka napugsa na maging doktor. Kung kana jud imo hang gusto, then go for it. Okay? I think the most important is not intelligence, jud ang imong perseverance, jud og imong diligence sa imong path. Kay I think being a doctor is not just about intelligence. Dili jud kailangan, for me, dili jud kailangan na super bright jud kay ka. Kailangan lang jud ka hardworking ka, kay daghan kay kag libro na basahunon. There are a lot of times na sacrifice nimo ang time with your friends, with your family.
So it dapat aside from your aside from that dapat maging psychologically prepared ka, and you have always think na ang imong ginapath na gina-enter is service oriented. So ang imong direction sa imong career is not just towards yourself but especially sa imong gina-serve na people. All right, congratulations once again, Dr. Christian, and thank you so much for making time with us this morning. Amping always, Doc. Thank you po. Say nagbunga gayod ang pagpaningkamot ni Dr. Christian John Kapirig. Human siya mo'y nahimong top 10 sa November 2020 Physician Licensure Examination. Ug karon buot niya nga magserbisyo sa primary care hospitals ug magpursue og specialization sa internal medicine. Samtang Jill, pinaagi sa pagkuha og drone footage sama sa ginabuhat ni Dan Pacquiao, mas nakita nato ang breathtaking tourist spots ingon man ang mga panghitabo nga kinahanglan natong masayran in a wider perspective. Sayog mga kapuso, gikonsidera nga dakong blessing ni kapusong Khalil Ramos nga usa na siya kakapuso. Buta nga iyang gipasalamatan pag-ayo. Mga kapuso, unta na inspire og nakakat-on kamo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Helen Keller nga optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. Haom sa itong episode karong adlawa. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kayo kalimot mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mag-uban-uban na sabta sa Lunes puhon mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayos sab kalimot sa pag-smile. Amping! Ako si Cyril Chavez. Happy weekend mga kapuso. Kinisab si Argyle Relator. Buong puso para sa kapuso.